27%. Of course, they go to that area. Mark Makapagal with a fake and the three! What a big shot for Mark Makapagal! Sa panahon ngayon ng basketball, hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na sa NBA, ay tinututukan at binibigyang pansin na talaga ng kada koponan ang kanika nilang mga 3-point shooting at 3-point shooters. Kamusta mga kadribol? Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang manlalarong ginamit ang kakayahan at husay sa 3-point shooting para magpakilala at kahit papaano ay magtagal sa bayan ng mga superstars. Walang iba kundi si Mark Makapagal. Gaano nga ba ito kahusay bilang 3-point gunner dito sa PBA? Kamusta na ba ito ngayon? Tara, umpisahan na natin. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos at support na din sa channel natin. Salamat! Ipinanganak noong September 20, 1979 ang pride ng San Simon, Pampanga na si Mark Makapagal. Nag-umpisa naman ang basketball career ni Mark Makapagal nang maglaro ito para sa San Sebastian College kung saan nagkampyon din ito noong 1997. Sa pamumuno ng NCAA MVP na si Romel Adukul ay naabutan pa ni Mark Makapagal ang glory days ng Stags na kilala noong isa sa pinakamalakas na koponan matapos ngang makakuha ng mga kampyonato sa NCAA. After ng NCAA ay ilang taon din munang hinasa ni Mark Makapagal ang basketball skills lalo na ang 3-point shooting nito sa PBL o Philippine Basketball League. Taong 2005 naman ay nang magpa siya ng magpa-draft si Mark Makapagal sa PBA at kinuha nga ito ng Talk and Text bilang kanilang 18th overall pick pero kaagad din namang napunta sa barangay Ginebra Kings. Sa draft class ngang ito ay nakasama din ni Mark Makapagal ang ilan sa mga nakilala at nagtagal din sa PBA. Nandyan nga sina KG Canaleta, Denok Miranda, Mac Cardona, Larry Fonacher, Alex Cabagnot at ang number 1 overall pick ng draft class na iyon na si Jay Washington. Lubos namang nakatulong para sa Barangay Ginebra Kings ang mga 3-point snipings ni Mark Makapagal at nakatulong nga ito para makuha ng Ginebra ang kampyonato noong 2006-2007 PBA Philippine Cup. Hindi naman nagtagal sa Barangay Ginebra si Makapagal at napunta na nga itong Coca-Cola Tigers taong 2007. Sa koponan ngang ito ay ilan lang sa mga nakasama ni Makapagal ay sina Dennis Espino, Gary David at Asi Taulaba. Habang naglalaro para sa Coca-Cola Tigers ay nakakuha ng mas mahabang playing time si Mark Makapagal at mas pinakita nga nito ang kakayahang umiskor lalo na sa pagiging 3-point sniper. Tila nakatulong naman para kay Mark Makapagal na ang coach nila noon ay isa ding shooter at scorer na si Captain Marbel Kenneth Duremdes dahil sa 2009-2010 season ay umangat ang mga averages ni Mark Makapagal. Nag-average nga ito noon ng 10.3 points, 2.9 rebounds, 1.3 assists, 1 steal at may 32% clip sa 3-point area. Dito na din nagsimulang mas mapansin at mas makilala ang 3-point shooting ni Mark Makapagal nang sumali ito sa PBA 3-point shootout noong 2010. Pinamalas nga nito kung gaano kabangis at kung gaano katindi ang stroke sa 3-point area matapos ng tatlong sunod na taong naghari bilang isang 3-point sniper. Hindi nga lang naging maganda ang itinakbo noon ng Coca-Cola Tigers sa pamumuno nga ng head coach na si Kenneth Duremdes. Sa pagpasok naman ng 2010-2011 PBA season ay naging Powerade Tigers na ang Coca-Cola Tigers at dito na nga din napuntang Meralco ang 3-point assassin na si Mark Makapagal. Napakahusay man ang 3-point shooting nito ay tila hindi naman nakahanap ng koponan si Mark Makapagal na talagang aalagaan at matatawag niyang sarili niya talagang tahanan dahil matapos ngang mapunta sa Meralco ay nagpalipat-lipat na din ito ng teams sa PBA. Sa mga nagdaang mga taon nga ay naging journeyman na itong si Mark Makapagal at mula Meralco ay napunta ng Baraco Bull Energy at Global Port Batang Pier noong 2014. Habang naglalaro para sa Global Port ay pinagtibay palalo ni Mark Makapagal ang pagiging 3-point king nito matapos ngang kunin ang kanyang pang-apat na kampyonato sa PBA 3-point shootout. Huli naman itong nakapaglaro sa PBA para sa koponan ng Meralco Bolts taong 2015 kung saan halos napaka-limited minutes na lang ang naibibigay dito. Pero pag nabibigyan naman ng pagkakataong papasukin sa loob ng playing court
ay marami pa din itong pinarurusahan sa mga long bombs ng 4-time PBA 3-point champion. Sa isang quarterfinals battle nga ng Meralco kontra NLEX noong 2015 PBA Commissioner's Cup ay pinamunuan ni Mark Macapagal ang Bolts na kunin ang Game 1 victory matapos nga nitong tumikada ng 5 3-point shots at umiskor ng 22 points sa loob lamang ng 19 minutes. May 2019 ay nanalo bilang councilor si Mark Macapagal sa probinsya nito sa San Simon, Pampanga. Isa sa mga pinagtuunang pansin nito ang magbigay ng mga free basketball clinics para sa mga kabataan ng San Simon, Pampanga para nga daw kung anuman ang mga frustrations o dinadala ng mga kabataang ito sa mga buhay nila ay sa sports nila mailabas at hindi sa droga. Wala na sa PBA at isa ng ganap na counselor ay tila hindi pa din kayang bitawan ni Mark Macapagal ang pagmamahal sa basketball matapos nga nitong maglaro sa MPBL o Maharlika Pilipinas Basketball League para sa kupunan ng Zamboanga Family's Brand Sardines. September 2019 ay na-trade naman itong si Mark Macapagal mula Zamboanga papuntang Bataan Risers. Dahil naman natigil ang basketball dahil nga sa pandemic dulot ng COVID-19, ay busy ngayon si Mark Macapagal sa pagsilbi bilang counselor ng San Simon, Pampanga. Napaka hands-on at personal itong nagpupunta sa kada lugar para maghatid ng tulong, supplies at higit sa lahat ay ipadama sa mga kababayan nito na hindi sila nakakalimutan at napapabayaan ng binoto nilang konsehal. Ilang taon na ding wala sa PBA pero mananatili pa din ang mga alaala nito sa mga PBA fans dahil na din sa mga naging ambag ni Mark Macapagal sa mga pinaglaro ang mga kuponan sa PBA at sa iniwan nga nitong record sa PBA 3-point shootout. Ikaw Kadribol, isa ka din ba sa mga namangha sa 3-point shooting nitong si Mark Macapagal? Shoutout nga pala sa ating solid subscriber na nagsuggest ng topic natin ngayon. Salamat sa iyo Kadribol! Kung nagustuhan mo ang kwento nating ito ay pakilike naman ang video at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos at support na din sa channel natin. Salamat sa panonood, ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod nating mga videos. Salamat!